What's good sa inyo mga kapox? Itchy my fucking boy Lil J here back again. So yun, magre-rehouse tayo ng tarantula natin. Tsaka ano, quick update dun sa dalawang siling natin na bagong siling natin, which is yung si Naruto na ating Brachypelma Beimei, tsaka si Toby na pinangalanan ni Kuya Brian Gonzales. Yan, shout out kay Kuya Brian Gonzales. Pinangalanan niya yung ating Tiltocatl Albopilosum ng Toby. Yan. So, yun. Okay naman yung pangalan. Goods na rin. So, yun. Dito na tayo sa lipat bahay. Ay. Okay. So, yun mga kapoks. Bali, ang transfer natin, yung i-rehouse natin is yung ating Brachypelma Beimei. Yung ating Tiltocatl Albopilosum, ni-rehouse ko na siya dito sa acrylic nating in-order nung nakaraan. Yung pinakita ko sa inyo doon sa last video ko. Tapos, nag-order ulit ako ng panibagong acrylic. Yan. Same ano lang siya. Same size. Yan. Tanggalin pa natin tong likod para pangit kasi kapag hindi tinanggal yan, hindi ko trip eh. Hindi siya clear. Alright, so yun. Tapos, yung niready ko na rin yung aking substrate na Coco Pit na binasa ko ng konti. Tapos, I just make hollow ng mabuti kasi ayoko ng dry substrate. Sino ba naman gusto ng dry substrate, diba? Yan. So, yan. Tapos, bali, wait lang, higop muna ako ng kape. Tapos, tumas na muna natin itong mga tarantula natin. Okay, so, bali dito, balik tayo dito. Ang gagawin natin is, so transfer muna natin yung ating Brachypelma Beimei dito sa sling box na to, which is yung pinaglagyan ko dati ng Tiltocatl Albopilosum para makuha ko yung ibang substrate niya. Kasi yung substrate niya is dark coco peat. Ayun yung may sunog na coco shell ng nyog. Tama ba yun? Basta yun. Dilipat natin siya dito. So, ayan. Kunin muna natin siya. Si Naruto. Sorry to interrupt you, Naruto. Tira mo naman. Tabahan na ng puwet. No overfeed ata. So, ayan. Bali, kakapay ko lang sa kanila ng umaga. Mga alas 4 nung nagising ako. Bago ako pumasok. Ayan. Nakain ko muna sila. And then, yon. Pag uwi ko, yun. Kaka-uwi ko lang. Bali, kaka-uwi ko lang ngayon. Tapos, naisipan ko i-rehouse siya kasi dumating na yung ating acrylic enclosure. Pero bago pala yun, syempre, may gagawin muna pala tayo sa ating acrylic. Ayan. Tayo muna natin dito ang ating tripod. So, tatanggalin muna natin itong yan. Kasi eh, pangit naman, di ba? Pag nakaganyan, sabay. Basta para sa akin, pangit. Tingnan, gusto kong malinaw. Parang like that. Wow, puta na. So satisfying. Tingnan nyo mga kapox. Wow, nakunit pa sa baba. Hindi na siya satisfying, god damn it. Ay, shit. May na, ano pa, may naiwan. Ano ba naman? Yan! Ito na yan, hindi naman siguro makikita kasi nalayo ko ng substrate eh, diba? Temporary basurahan ulit. So, yun. Ang gagawin natin is, to transfer muna natin si Brachypelma Beimei natin sa isang enclosure. Ako lang yung paintbrush, tapos itatry natin siyang ilipat muna dito sa maliit na lalagyan na to. Sa isang sling box, other sling box. Kasi gagamitin ko yung kanyang tirang substrate, pang ibabaw lang ng substrate niya para hindi masyadong plain tingnan, no? Yun. Sige, come on girl. Joke lang, hindi ko alam kung babae ito lalaki. Come on, girl. Please. Please go there. Come on. Shit, mali ang tinatakbo niya. She's running on the opposite direction. Come on. Ay, ay. Naglag ka pa. Yan, there you go. Diyan ka lang. Babaan mo yung paa mo. Huwag ka sana malaglag bigla. Kasi medyo chubby ka na eh. Baka masaktan ka pa. Okay, so yun. Bali, okay na. Kukunin ko na itong ating bagong acrylic enclosure. Lalagyan natin ng... Lalagyan natin ng... Ano yung lalagyan natin? Substrate. Come on, tayo. Hindi ko na lang pala yung mga sinasabi ko, ha. Ayan, ganyan. Ayan. So, lalagyan mo natin ang substrate. Siguro kakalahatiin lang muna natin. Para... Ano, ayan. So, lalagyan natin ng substrate. Thank you.
Kakalat na naman ako dito sa kwarto ko. Sanay ako maglagay ako ng mga dead acacia leaf na. Just to, ano lang, para mas lalong gumanda yung ating closure. Yan. Check natin yung height ng substrate. Medyo mababa pa pala. Kala ko okay na. Sige, dadagdagan pa natin yan. Yan lang. Bali, hindi ko binasa masyado yung cockpit. Binasa ko lang na para sakto lang yung breakdown natin yung mga malalaking pieces. Tsaka hindi pangit tingnan. Kasi ang pangit naman kung dry na dry, diba? Tsaka lalo sling itong mga to. So, mas kailangan na lang humidity. Tsaka hindi sila, ano, hindi sila tulad ng OBT na mas prefer nila talaga ang dry na substrate. So, itong substrate na to, silagay ko man ulit dito. Kasi andyan yung sphagnum moss. Tapos, gusto ko hahaluin ko yan na kasama yung sphagnum moss. Para, ganyan. Ayan, haluin mo lang yan. Just make halo ng mabuti. Like that. Tapos yun, you're good to go. Pwede mo na siya ilipag dyan. Ay, may mga hindi ko pa ako na breakdown na, yun, parang ganyan. Ayan, di ba mahirap i-breakdown kapag ganyan? Pagka hindi masyadong basa. Pero pag basa, ayan, di ba? Easy lang. Basic na basic. So yun, bali lalagyan na tayo dito. Ang ganyan. Okay, so ayan mga kapox, bali na yung ating enclosure. Hindi pa siya masyadong gumaganda kasi hindi ko pa masyadong natap ng ganyan. Tatap-tap pa natin. Ayan. Patignan natin yung ibabaw. Solid na yung ibabaw. Pagtitignan mo dito, okay na lang, okay lang din. Hindi naman na masama. Dagdag pa tayo. Ayan, ayusin ko lang yung tripod. Mukhang kailangan ko nagpalit ng gorilla pad ah. Lambot na eh, hindi na makatayo maayos minsan eh. Ayan, dagdag pa tayo konti. Ayan, spread lang natin dyan, ganyan. Hindi ko alam kung babasahin ko pa to o hindi na. Siguro sa lunes ko na siguro ulit basahin para yun. Kasi once a week ko lang talaga sila minsan, once a week ko lang talaga sila ano, ini-sprayan. Yan, siguro okay na yan, bahala na, okay na yan. Hindi naman naman siya, ayaw naman masyadong maganda eh. Pero okay na yan, gusto ko lang kasi na itim yung dyan sa may ibabaw. Tapos ang gagawin ko is kukunin ko yung kanyang hide. Place ko ulit dito yan sa may ganyan. Tapos doon, hopefully doon siya mag-borrow. Kasi doon siya sa may sling box niya, hindi siya nagbo-borrow. So ayun, wait lang, ayusin ko lang yung aking enclosure. Bang! So ayan mga kapoks, tapos na ang ating setup, ganyan lang. Yan, sana hopefully dito siya mag-borrow sa may hide. Tapos hindi niya na sana itumba ng itumba to. Tsaka ikalat tong mga sphagnum moss kasi medyo maluwag na yan eh. Yan, hindi na siya lugi dyan pre. Come on. Look at that setup, man. Bang! Hindi na ako kumuha ng acacia leaves kasi hindi ko alam kung saan ko lalagay dyan. Okay na yan. Mukhang compost pit to po. Ayan, bali lilipat na natin siya. Ang ating Baymay. Si Naruto. The Brachypelma Baymay. So ayan, dito tayo sa lapag ulit. Kasi mahirap dyan sa may ibabaw. Hirapan ako mag-ganda dyan. Taka na, kalat na naman dito sa kwarto ko. Magwawalisin na naman ako. Ay. But it's all good in the hood. I-rehouse na natin ang ating Brachypelma Baymay. Yan siya. Yan, si Naruto ang ating Brachypelma Baymay. Wait lang ba tayo mag-focus kasi. Up. Tangina. Okay. Ayan, i-rehouse natin siya. Easiest rehouse na mapanood nyo sa buong internet. Boop. Bang! See that? The easiest. Ay, tangina na sa gilid. The easiest, ano? Easiest rehousing ever. Made by one and only Lil J. So ayun, bali yan. Tatakpan na natin siya. Sana wag ka maipit. Okay, hindi siya naipit. Bang! Ayun, nakadalawang acrylic na tayo mga buddy. Ayan. Nakadalawang acrylic na tayo. Mag-order ulit ako sa susunod. Sana ito naman ang mabilan natin yung ating OBT. Ayan. Bali nga pala, update lang din sa mga OBT natin, no? Yung OBT ni Rap-Rap, nag-shed na siya ng kanyang balat, nag-molt na siya.
So, siya yung female eh. Hindi ko na nagawa ng video kasi naitapang ko kagapon yung kanyang molt. So, naglinis ulit ako ng kanyang kulungan, ay ng kanyang enclosure yan. Nice ko ulit. So, ayun, doon siya gumagawa ulit siya ng web. Pero ano, siguro mahigit 1 week na rin nakalipas nung nag-molt to. Hindi ko alam kung isang buwan na nga siguro ata eh, nung nag-molt to. Tapos, tal ko na kasi hindi nakikita. So, akala ko, baka ano nung nangyari sa kanya, kaya binuksan ko. So, yun, nakita ko siya, andun lang siya. Chilling lang siya doon, kasama yung molt niya. Yan. Nag-hardin na rin naman na yung kanyang mga fangs. So, yan. Yung tarantula ko dito, andito rin. Yan. Yan ay, inayos ko rin yung kanyang kulungan kasi nababadoyan ako sa, ano niya, sa enclosure niya. Although maganda naman na kasi maraming sapot, yun lang. Hindi ko siya kasi nakikita naglalalabas eh. Tapos ang ginawa niya ng butas, imbis na dito sa may harap, doon sa likod siya gumawa ng butas. So, hirap akong pakainin kasi may kahoy nga dyan. Yan. Hindi ko malaglag yung pagkain. Tapos ito naman yung ating Tiltocatl albopilosum. Yan, kung makikita nyo, sinira niya na yung kanyang enclosure. Hindi siya doon naggawa ng ano, hindi siya doon nagborrow sa kanyang hive. Dito siya nagborrow. Yan, makikita nyo, dyan yung butas. Tapos dito siya. Ayun o bang, pumanakin na. Ba't kasi nandyan ka, man? Pero okay lang yan. Hindi natin masisisi yung mga tarantula. Yan, so yung kape ko. Medyo malamig na, higop na tayo. Yan. Peace!